Good morning, guys. So it's 8:10 in the morning. It's my I think sixth day on this trip, and today is October 27. And so wala naman akong nakabook na tour or anything. So ang agenda ko lang talaga ngayon ay bumili ng pasalubong, magpunta ng i-check yung post office, and yung nagtatattoo sana. Pero maulan ngayong umaga. Maulan din naman kahapon, pero tumila rin naman agad. Pero ngayon maulan kasi alas 8 na, naulan pa rin. So hindi ko alam kung anong oras ako lalabas, pero siguro mga 9 lalabas na ako kahit umuulan. Hindi naman ulan na malakas, parang ano lang siya, tikatik lang. So ano yung tikatik? Tikatik, mahina ngunit tuloy-tuloy na pag-ulan. So yan ang tikatik. Ayun, tapos siguro lakad-lakad ako. Meron naman akong payong yung gamitin ko na lang. And ayun, I just had breakfast sa baba. So alam na nung staff nung restaurant kung ano yung room number ko, kasi parang ako lang yata yung hindi nag-book ng breakfast sa hindi nagsama ng breakfast sa booking, ganyan. So ayun, ang masasabi ko lang talaga, ang ganda ng Cambodia. Actually, hindi nga ako nakapag-post kahapon kasi usually yung ginagawa ko after ay kunyari nakapunta na kami dito sa location 1. So kapag nasa biyahe, edit ako ng isang picture tapos po-post ako. Pero kahapon wala pagkat galing sa isang temple, sa loob kami ng bus, tapos nagkukwento si Sari, yung guide namin. And ayun, nakikinig ako kasi ang dami niyang alam. And ang sarap makinig, ang sarap malaman yung mga backstory and all. Ganyan. Although Cambodia had a very tragic past during the Khmer Rouge. So yung dalawa kong kasabay na Pinoy, si na Josh and Ames. Hello. Galing sila ng Phnom Penh and nagpunta sila sa Killing Fields. So sabi nila, if you're in Phnom Penh, go to the Killing Fields. Sabi ko, hindi ko kaya yun kasi I'm the type of person that feels the energy around me. So if I'm gonna go there, I'm going to feel it and I'm going to take it with me. And medyo mahina ang loob ko sa mga ganon. Baka maiyak ako doon. Kinukwento pa nga lang ni Sari. It's already breaking my heart. Ayun, pero yung mga temple, talagang maa-amaze kayo. The way it was constructed, the precision, tapos meron pa yung pinakita ko na yung if you put your phone doon, na zero na parang north, nasa gitna siya ng north ng compass. So sabi nila parang yun nga, sabi ni Sari, it was the center of the universe daw. So talagang zero degrees. So ang galing nun. And it was built at a time na wala pang modern equipment, ganun. But then again, the ancient people, they have this knowledge na that was so advanced, far beyond what we have right now. That's what I believe. And it was lost to us somewhere along the way.
somewhere in history. Yun, sobrang ganda pati yung mga carvings, yung bas reliefs. Ang ganda nung ano, ang ganda nung mga pinuntahan namin. Nakakapagod, mainit, tapos maraming lakad, maraming akyat. Pero ano eh, tawag dito, isang beses, isang araw mo lang naman gagawin yun eh. I mean, mapagod ka man. Pwede ka naman magpahinga after. Pag-uwi mo, tulog. Ang sarap nga ng tulog ko eh. Kasi, ano eh, actually, naka more than 8 hours ako. That is the longest sleep I've had in this trip. Kasi, usually, mga 6 hours lang eh. Yun naman talaga yung regular kong tulog. Mga 5 to 6 hours. Pero kahapon, kagabi, parang ano, more than 8 hours ako, sabi ng Apple Watch. So, pang more than 8 hours ako. Ako, I would really suggest that you come here to Cambodia at least once in your life. Sinabi ko nga kahapon yan. And bring your friends, bring your family. And yun, just don't forget to bring umbrella kasi nga mainit. And extra clothes, also lots of water. Although, nagbibigay naman ng water sa tour. Ayan. You should come here. You should come visit. And it will really help the Cambodian economy kasi they rely heavily on tourism. Ayun lang. So, mamaya, lalabas tayo kapag ka medyo tumila na yung ulan. So, ngayon, ano muna tayo? Siguro mag-edit muna tayo ng mga ibang pics. At saka maglilipat tayo ng mga video kasi napupuno na tong DJI. I have the DJI 2. Tapos kanina pag gising ko, nakita ko meron ng DJI 3. Siyempre hindi na tayo bibili. Ayoko magsalita ng tapos, pero sana hindi na tayo bumili. Kasi okay pa naman tong camera ko. Masaya ako dito. It's very compact. Ayun. So mamaya na update ko kayo kapag nakalabas na ako. Good morning, everyone, and again, it's a good day to be alive in Cambodia. So, lumabas na tayo kasi wala naman ang ulan. Ay, mga patak-patak na lang, mga hindi naman na nakakabasa. Although, yung daan, medyo basa-basa. Pero hindi naman na maputek, hindi rin baha, basa lang. Ayun, lumabas na tayo kasi ano naman ang gagawin dun sa loob ng hotel? Kaya nagdala naman tayo ng payong just in case na lumakas-lakas yung ulan. Pero sana hindi na lumakas. Hopefully, sana hindi na lumakas. Ayun. Tapos, pupunta tayo dun sa... Ayun. Ito medyo may puddle dito kaya hanap tayo ng... Kita. Hindi pa ako nakakapunta doon sa area na yun. Baka one of these days ay last day ko na nga dito. Baka mamaya, hindi natin alam. Pero ito, pupunta tayo doon sa nagtatattoo. Hopefully matatuan tayo and hopefully within budget siya. Kasi ano eh, I have ano ba, parang $150 na lang. Tapos konting barya. Eh, ayoko nang mag, tawag dito, magpapalit or ano. Kasi, baka dumami pa yung real ko, eh di mas marami pa yung kailangan kong i-spend. Kasi hindi ko naman siya ilalabas ng, hindi ko naman siya magagamit sa labas ng Cambodia. Although, ma'am, bukas, syempre nasa Phnom Penh pa ako, kailangan ko pa ng pambili ng pambayad ng breakfast doon. Pero eh, siguro magtira lang ako ng mga $10 ganyan. Kaya sana medyo pasok sa budget tong tattoo na to. Hindi ko pa rin alam kung ano yung ipapatato ko, hindi ko rin alam kung saan ko ipapalagay, pero doon ko na isipin. Sana bukas siya. Sana, at saka sana walang masyadong tao kasi baka mamaya haba nung pila tapos aabutin ako ng mga ano, siyam-siyam, wag naman. So ayun, dito na ulit tayo sa may bilihan ng pasalubong. Ayan,
So sa bangketa lang ako naglalakad kasi ano eh, hindi maputik. Hindi rin naman madulas. Ayan o, makikita nyo naman. Ay! Hindi rin naman madulas. So wala naman problema. Hey, good morning, sir. Siguro ano na to, diretso na to ng ano, ng lunch as after kung mag after kung magpatato, yes, kiniklaim kung matatatoan ako. So, inisip ko kung gusto kong magpa-foot massage kasi ano eh, kailangan talaga eh, katulad nung nag ano ko yung nag ayutaya. Talagang masakit yung paha ko tapos after ko magpa-massage natulog ako. Kinabukasan, ano na, okay na kasi ano eh, kailangan talaga mawala yung sakit dun sa paa kasi syempre marami ka pang pupunta ng iba. Ayun. So hanapin muna natin yung magtatato, guys, ha. So I'm here in Siem Reap and I decided to get a tattoo. And this one is called Sakyan Tattoo. Para siyang yung tawag dito, yung pinapatato natin kay Wang Od. But this one, it uses bamboo. So, traditional tattoo siya. And ayan yung mga designs niya. So, papaligay ko siya sa braso. Parang remembrance lang. Ganun. Ganda ng ano, no, ng writing. Yung Thailand din, ganda ng alphabet. Sana meron din tayo nito, no, yung parang kung na-utilize natin ng maayos yung ano, yung baybayin na. Ganda, oh. Look at that. So, I am getting this, kailangan hanapin ko lang ipapatat po. Isang line lang, kasi hindi ko rin alam kung kaya ko bang magtagal ng sobrang, sobrang, ano, sobrang tagal na, ano, na session. Teka lang, kasi na yung wala, nawala. Teka lang, nasan ba yun? Grab. Eh, teka, parang wala yata dito. Parang nasa ka. Ganyan. So, ito yung ipapalagay ko yung isang straight line na yan. This one. Sa braso. So, hopefully kaya rin natin yung tagal. Sabi niya less than an hour.
Hey y'all, hindi ko pala naayos yung buho ko. So I got a tattoo. Ayan. It's a sakyan tattoo. They use traditional bamboo. It's a traditional style of tattooing using bamboo. And well, it kind of sting a little, but it's different from like a machine. Parang mas masakit yata yung sa machine. So teka, lipat tayo. And medyo mas masakit yung sa machine. Ayun. So ano ba? Mag-withdraw muna siguro ako ng pera. I need extra money. I still have like a full day here in Siem Reap before I go to Phnom Penh. And ano muna tayo? Mag-withdraw muna ako. Tapos siguro lunch. Anong oras na ba? 11:30, busog pa ako. So I'm going to probably have lunch muna. Tapos pasalubong dun sa... Dun din naman yung bilang ng pasalubong. Also, nakita ko yung, di ba sabi ko, I need to go to the post office. Kasi kahit saan naman nakakabili ng tawag dito, kahit saan naman nakakabili ng postcards, ang mahirap lang hanapin talaga yung postage stamps. Pero nakita ko dun sa, meron akong nadaan ng bookstore kagabi, tapos nadaanan ko rin siya this morning. Nakita ko parang postage stamps available here. Meron siyang postcards. Nakita ko na. So ngayon nakita ko meron din pala siyang postage stamp. So bibili tayo. Doon na lang tayo bibili. Saka malapit lang din siya sa may bilihan ng pasalubong. I just need money. Dito ko na siguro ipapalit yung ano ko, no? I think dito ko na ipapalit yung natitira kong Thai baht. Anyway, I like my tattoo. It's so nice. It looks so pretty. Ang ganda ng pagkakagawa. Mamaya papakita ko sa inyo kapag nasa hotel na tayo. Okay, so stop muna tayo ng vlogging kasi parang ang daming mga sumasalubong na ano ng motor. Di naman ako makapaglakad doon sa mga bangketa kasi parang may mga minsan na may mga nakapark. So laters na, ha? Parang mga items naman ng pambahay mga nasa harap. Yung bagets ko pa yan nagpapabili ng singsing. Pero huwag siyang maghanap ng tunay na gold. Mahal. I think pashmina soft silk. Dito pala maganda oh. Ito yung old market. Oh, okay. Ayan, this is nice. Para sa mga painting. 50% off. Ano ba bibiling ko sa mga bagets na yan? Ano naman pitaka na lang? Hanap tayo dun sa kabila.
shampoo, t-shirt. Ano na t-shirt dahil? Ay, ito mukhang maraming nagtitingin dito. Ano yan? Ano ito? Ikaw? How much? So, nagahanap ako ng sinseng para sa bagets kong very specific. Gusto daw niya sinseng. Bakit may Louis Vuitton dito? Peace of mind. Sabi niya sa akin, what do you want, sir? Sabi ko, peace of mind. Peace of mind and generational wealth. I think gusto ko munang kumain para clear yung pag-iisip ko, ano? Kakain muna nga ako. Oras na ba? 12:10. Kain muna ako. Pagka na clear ko na yung pag-iisip ko, I can now bypass sa lubo. Ang kailangan ko lang naman dito ay magnet. Ref magnet at saka ano pa ba? Siguro bilang ko ng keychain yung mga bata. Ay, di pala ako bumili ng keychain sa Tayla. Anyway, okay na yun. So siguro, bibili ako ng, ang init. Ang init na ulit. Pero okay lang kasi umuulat. So, look at this, oh. Oh, and then, napasok tayo dito. It's so cute. Ayun yung dinaan natin kanina. Ito yung may mailaw kapag kagabi. And, ay, tama ba? Ay, oo, yun yan. Nakain muna ako, nagugutom na ako. Tsaka gusto ko ng aircon. Kasi, parang nagiinit yung ano ko. Nagiinit yung tattoo. Masakit. Ano nga yung pagkain dyan sa Cafe Amazon? Bakit ang daming Cafe Amazon, ano? Okay, lipat tayo sa kabila. Ay, ano to? Ang sampalok. Ang saya rito, hindi rin umihinto yung mga driver. Eh, no? Hindi umihinto yung mga driver. Bahala ka dyan. Tumawid ka at your own risk. Nakain na muna ako kasi ang init. Tsaka gusto ko rin sanang mag-CR. Okay, so haggard na tayo. Dito tayo kumain sa Kimmer Mexican something. And ito yung view niya sa labas. Ayan. Yun yung market. Pero dyan tayo nakakita nung parang may nagalok ng silver na singsing. Mamaya dadaanan na lang natin. Tapos doon, papunta doon. Doon tayo galing yung sa may tulay. Ayan, doon. Okay, so ito lahat ng in-order ko. May quesadilla, tapos yung beef locrack. Na hindi ko alam na meron pa ng kanin. Kaya, akala ko beef locrack lang siya. May kasama pala siyang kanin. So, ayan. Oh, pig out na naman tayo, pig out. But, okay. Deserve natin to. Deserve din natin tumaba. Okay, so I just woke up from my nap and so ngayon nalabas lang tayo dito. Bibili tayo ng snack dyan sa Angkor Mini Mart. Ayun o, 1, 2, 3. Ayan yan, ayun o, yung Angkor Mini Mart na yan. And then we'll have light dinner dyan sa tapat ng
Angkor Mini Mart. May nakita ako dyan na parang meal, parang omelet meal lang siya, tapos it's like $2 lang. So dyan na lang. Hindi na tayo pupunta dun sa Pub Street. Medyo malayo pa yun eh. Marami namin lakad pa. So ayan. So hopefully we'll be back by 8 PM. Tapos magpre-prepare tayo dun, magliligo na tayo, and then na-impake ko naman yung mga gamit kong nakalabas na ngayon susuotin ko eh. So ano na lang, ligo na lang, and then alis na. So tatawid na. So nagpunta ako dito guys para magkumili ng snacks. Ang ending, pucha, ang sasarap ng mga, thank you, ang sasarap ng mga ano, ng mga nandoon, basta yung mga tinda ang sasarap. So ayan, bumili ako ng isang plastic, puro mga ano. Bumili ako ng mga chocolate, at saka meron ako nakita doon na parang dried mixed fruit na pinag-iisipan ko kukunin ko kasi ang laki nga. Pero ang sarap eh. Kaya kinuha ko na din.